Duterte, 125 million na gastos in 11 days. Makati Taguig, Awayan at China, nang gulo na naman. Kumusta for me, this is Avor Joseph and welcome to New Siding Worthy Recap Weekly Edition number 18. The summarization of the news starts from the headlines for the 24th to the 30th of September 2023. Ito ang mga nanaig na balita noong nakaraang linggo hanggang Sabado. Skip to the timestamps provided if it piques your interest. Get magandana for the blazing selective summation. Psh! COA, 125 million in confidential fund, ginastos ng 11 araw? Ayon sa isang COA report at ang kompirmasyon ng isang kongresista na ginastos ang humigit kumulang 125 million pesos na confidential fund na kinorek ang pahayag na ito ay ginasta sa loob lang ng 19 araw, like that makes a difference. 11 days or 19 days, they still spent 125 million in a few days. Less than a month. By the way, kumbaga ginastos ang 125 million pesos na confidential fund sa loob ng 11 araw, clocking in at around 11,363,636.36. Originally, ang hinihingi ng Office of the Vice President sa Office of the President ay 294 million pesos, ngunit nakakuha lamang sila ng kalahati nito. May dagdag pang hinihingi 144 million on top of the 150 million sa mga programa ng OVP, kung meron man, pero parang wala naman. Nanghingi pa nga ng dagdag na pera para sa 450 personal security personnel ng OVP. Sinong mag-endanger ng buhay mo? Mga kakamping, parang wala na nga silang pake sa politika ngayon. Tahimik na sila, tameme, just like the Pulangaw. They went back to their privileged lifestyle. Nang galing ang 125 million pesos na ginamit bilang confidential fund ng Office of the Vice President sa mismong opisina ng Office of the President. May 96 million pa para sa ibang mga proyekto. Yung 125 million na yun, galing yun sa contingent fund. Si President Ferdinand Marcos pa nga raw ang nag-make sure na ang mga funds ay matatransfer. Siya raw mismo ang nagbasa at nag-aproba ng fund transfer. Maraming ugong-ugong na illegal ang ginawa ng opisina ng Presidente, Vice Presidente at Department of Budget and Management. And bakit ba inapprove to ni Marcos? Wala nga binigay na rasyonal para makakuha ng more than 300 million pesos. Ngunit by a technicality, dahil galing naman ito sa contingency fund ng Office of the President na basically an extra budget para suportahan ang mga bagong proyekto ng mga ahensya para may extra budget na pwedeng paikot-ikutin. Kahit na walang line item sa budget ng Office of the Vice President para sa confidential funds na ginamit dahil never nagkaroon ng confidential fund ang opisina ng Vice Presidente under Lenny Robredo, pasok ito ayon sa Commission on Audit. Pero bago ang lahat, ito muna ang mga facts. Noong Vice President pa si Gloria Arroyo, nagkaroon siya ng 5 million pesos confidential at intelligence funds. Si Nolito Castro noong 2004 to 2010 ay may sumatotal na 36 million confidential at intelligence funds. Si Jeje Marbinay na Vice Presidente ni Noynoy Aquino ay may sumatotal na 9 million pesos in confidential fund. Samantalang si Lenny Robredo under Duterte ay may tumataginting na 0 million peso para sa confidential and intelligence fund. Si Sara Duterte ay nagkaroon ng 125 million pesos confidential fund sa kanyang first year as a vice president. Eh wala nga sa budget natin yon. Basically, the representatives did not approve of the 125 million pesos sa confidential fund. Kinuha lang siya sa contingency fund ng Office of the President. At ngayon, humihingi pa siya para sa fiscal year 2024 na sumatotal sa 650 million pesos in confidential fund. Samantalang kabi-kabila ang budget cut sa ating mga paaralan, social services at marami pang iba. Ang DOJ mas comparable pa ang CIF sa DepEd at napakaliit kung ikukumpara sa CIF ng OVP. Pati ang Coast Guard, DNR at marami pang ahensya ng gobyerno nakikipaglaban para lang magkaroon ng milyones na confidential funds samantalang ang ating boyish vice president pangiti-ngiti lang sa gilid habang dinedepensa ng kanyang mga other secretary habang nakakakubra siya ng daang milyones na confidential fund. Makati Taguig Health Facilities. Nag-headbutt na naman ang Administrasyong Binay ng Makati at Administrasyong Cayetano ng Taguig matapos ma-brought up ang issue tungkol sa ownership ng mga healthcare facilities sa mga teritoryang ibinigay sa Taguig. If you're all not caught up with the local territorial intercity dispute ng Taguig at Makati, basically, the Supreme Court has ruled in Taguig's favor regarding BGC at mga EMBO barangays, transferring 300,000 residents from Makati, kahit na medyo opposed ang mga dating Makatizens. Napakaraming dekalidad na serbisyo ang binigay ng Makati sa kanilang mga nasasakupan at mostly ang mga taong nangangailangan noon ay mga nasa EMBO barangays which is transferred sa Taguig. And there's no assurances that those benefits na kanilang natatamasa sa Makati ay makakarry on sa Taguig. Ito yung mga lugar na nangangailangan ng robust na social safety net
basically anything dahil hiyang-nahiyang sila sa serbisyo ng mga Binay. According to Mayor Abby Binay, kumikita sila ng kulang-kulang 1 billion pesos samantalang ang kanilang ginagastos sa pangkahalatan ng mga Embo Barangay ay humaabot lamang sa 9 billion pesos. 8 billion pesos in deficit. At makikita naman yun, isa ang Makati sa mga lugar kung saan dapat natin pamarisan upang mapangalagaan ang ating mga kababayang nasa laylayan. Marami silang libreng amenities, serbisyo para sa pinansyal at edukasyonal. Hiyang-nahiyang sila sa ganyang pamamalakad. And why shouldn't we also do that? Kaya laking disamayan ng 300,000 residente ng in-order ng Supreme Court na sakupin ng Taguig ang dating jurisdiksyon ng Makati, the Embo Barangays. Ang mga estudyante ay nangamba at dahil hindi na nila na matatanggap ang mga libreng serbisyo, school supplies, edukasyon at pampinansyal na ayuda. Tinanggi ng Taguig LGU ang offer ng Makati na ipamigay ang mga nakalaan at nabiling mga school supplies, uniforms at marami pang iba, free of charge. Ganyan sila kapeti. Naglagay ng bandage solution ang DepEd sa Sigulo tungkol sa kung sino ang may jurisdiksyon sa 14 na pampublikong eskwelahan na dating nasa pamamalaga ng Makati. Ilalagay temporarily ang mga eskwelahang ito sa ilalim ng pangangalaga ng Office of the Secretary of the Department of Education. Basically, si Duterte. The 500 million peso quid plus the 150 million peso pala. Ngayon naman, naglalaban sila tungkol sa kung sino ang nagmamayari ng mga healthcare facilities na nasa loob ng mga Embo Barangay. Oh, by the way, nakikita nyo na ang daming eskwelahan at healthcare facilities sa loob ng 10 Embo Barangays. Doon mo makikita yung 8 billion peso deficit. They're not skimping on their services to the people. Kaya naman ako'y obviously, galing naman ito sa kaban ng bayan. So walang consequence kahit sino may-ari nito. Which I fervently disagree dahil, of course, ang nag-build yan ay mga residente ng Makati. Kahit na yung mga mayayamang parte ng Makati. Their one family rule worked out for a lot of people. Kaya naman, obviously, panig ako sa Makati at Binays. Of course, it's not particularly only out of the goodness of their heart. Yung 300,000 residente ng Embo Barangays ay stronghold at and basically a vote haven para sa mga Binay na, dahil nagre-rely ang mga tao at nagbe-benefit naman sila sa rule ng mga Binay that assures re-election. Those 300,000 people will definitely vote for the Binays because they get something out of it. And to be honest, if it works for the people, it works. I don't really care how they do it. Kung ako nga si Lani Cayetano, ang mayor ng Taguig, hindi ko lalabanan si Binay. Baka nga isip ko pa sa kanila yung 10 Embo Barangays, pero that I don't think that's constitutional. If not constitutional, lawful. Dahil kapag na-agitate ang mga bagong residente dahil nilabanan mo yung great provider nila at hindi mo na-provide ang kanilang nakagawian, the quality and the numerous supports that the Makati LGU has been giving to them for all these years, count your days. Madaling mapapatalsik sa pwesto ang mga Cayetano kapag may tumakbong Binay or Binay-adjacent na kandidat, malamang sa malamang yan. Papanalunan nito ang 300,000 residente ng dating Makati unless they do something about it, which I don't think they can because that something will be billions of pesos in deficit. It would crush the Cayetano's rule in the city. At saka, property na Makati ang mga eskwelha at healthcare facilities. But I'm in no position to voice as I have a little audience. At saka property na Makati ang mga eskwelha at healthcare facilities. Taxpayers ng Makati ang nag-build niya. But I'm in no position to voice as I have little audience to rally behind me. But the Binays are just in a league of their own when it comes to weaving themselves on their residents' lives. Narito ang mga minor news na nangyari noong mga nakaraang linggo. Whatever minor news needs. Barriers sa Scarborough Shoal or Bajo de Masanloc, tinanggal na. Nang mamataan ang isang 300 metro ng floating thread or lubid na ginawang barrier upang hindi makapasok sa disputed territories ang mga Pilipinong barko noong ika-22 ng Setyembre, inamin ng China na kanilang nilagay ito as a deterrent sa Philippine Coast Guard at mga Pilipinong mamalakaya. Of course, nag-spark ito ng outrage sa ating mga mamamaya. Kumbaga nire-restrict tayo physically through pagpapalibot, puting a gate of thread sa buong island chain. I mean, what a Chinese way of doing that stuff, di ba? Iginitang siya na ang karatig na isla sa West Philippine Sea ay sa kanila at sila ay well within their rights para protektahan ang kanilang teritoryo sa atin laban sa mga banyaga, most specifically sa mga Pilipino. Bisiri tayo. Napakadahas ng mga pahayag at ang kapal ng mga pagbumukha. Ang ating Philippine Coast Guard ay naging propesyonal at maingat sa pagtanggal ng floating barriers sa Bajo de Masinloc. Naayon din ang ating claim sa West Philippine Sea batay sa proximity ng ating mga isla. Ang mga nasa Panatag o Scarborough Shoal ay nasa loob ng ating exclusive economic zone
kung saan tayo ay may eksklusibong jurisdiction sa lugar ng pangkaragatan dahil ito ay 124 nautical miles sa gawing kanluran ng Zambales. Ang exclusive economic zone natin mag-e-extend sa buong 200 nautical miles from our island. So, it is absolutely well within our rights. Ngunit hindi lang tayo dapat bumabase sa UN o UNCLOS or United Nations Convention on the Laws of Sea or even yung arbitral ruling ng 2016. Pwede tayong bumase sa mismong claim natin noong 1956. Ang isang maglalayag, businessman at lawyer extraordinaire na si Admiral Thomas Cloma ang unang nag-stake ng ating claim sa lugar. Siya rin ay tinawag natin bilang the modern Magellan of the Philippines at nagbansag sa karagatan at sa east ng ating pagmamayari bilang Kalayaan Group of Islands. Siya ay naging simbolo ng ating sikap at lehitimong paggamit ng vicinity ng mga islang ito. Water interruption ng Maynila. Magkakaroon tayo ng water interruption sa mga lungsod ng Makati, Maynila at Pasay na dalawang araw from alas 8 ng gabi sa September 30 hanggang alas 9 ng gabi kinabukasan October 1. Ang mga maapektuang lugar sa Maynila ay Barangay 719, 726 hanggang 733, pati na rin ang Barangay 745 hanggang 762, 769, 803 at 807. Sa Pasay, Barangays 1 to 7, 9, 14 to 20, 23, 33 to 37, 41 to 49, 51, 52, 53, 55 to 68, 71 to 75, 80 to 138, and 140 to 143. Samantalang sa Bangkal naman sa Makati. Hackers ransoms PhilHealth data. Nahack ng isang grupo ang database ng PhilHealth na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon sa mga nag-a-avail ng service ng agency. Nanghihingi ang ating mga hackers ng tumataging tinga $300,000 o humigit kumulang 17 million pesos sa gobyerno. Ayon naman sa Department of Information and Communications Technology, hindi nila babayaran ito. Basically, nahack ang PhilHealth gamit ang Medusa software. Ano nga ba ang Medusa ransom? Ang Medusa ransomware typically ay nag-exploit ng mga ilang vulnerabilities, most likely yung mga gumagamit ng unsecured remote desktop protocol o yung mga nag-a-access ng kanilang computer o mga gadget remotely in the cloud o kahit wala sa mismong lugar or over the internet. Basically the typical Indian stuff. I'm not racist. Nanood kasi ng mga video and most of them are from, unfortunately, the call center scams. O kaya na may phishing gamit ang email o kung ano man. Niraransom nila ito sa pamamagitan ng pag-encrypt para hindi mabasa or at least hindi natin mabasa yung database system natin kung saan maglalagay sila ng note kung ano yung mga hinihiling nila. At yan ang pagtatapos ng News Item Worthy Recap Weekly Edition mula sa 24 hanggang 30 ng Setyembre 2023. At yan ang pagtatapos ng News Item Worthy Recap Weekly Edition mula sa 24 hanggang 30 ng Setyembre 2023. Mag-suggest some more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa mga panood mga kapayang Avormi. Like, subscribe, and follow my links and socials on Avor Joseph that would be linked down below. Sa susunod muli, paalam. Psh!